pinaka-apo na si Aser Pascual. Nabati kita na maraming maraming karawang na sana ang dumating sa iyo at sa aking asawa, mga anak na nasa Pilipinas. Nanonood po kayo sa Rosie TV. Hello everyone! Nandito na naman po ako. Welcome back to my channel po, Rosie TV. It's me po, Roselyn. Please po, don't forget po to subscribe sa aking YouTube channel. After nyo po mapanood yung aking videos, tsaka pakihit na rin po ng bell para anytime po na meron po akong bago upload na videos is ma-notify po kayo. Tsaka pakiclick na rin po ng like button. Maraming maraming salamat po. Kasi may mga nagtatanong sa akin, most especially yung mga nasa Pilipinas na hindi pa nakarating ng Hong Kong. Ang tanong po kasi nila sa akin is ganito, gaano ba daw kalayo ang Pilipinas sa Hong Kong? Sabi ko nga ganun sa kanila, alam nyo, mas matagal pa yung traffic sa EDSA. Sabi ko ganun sa kanila, kung naibig kayo sa traffic sa EDSA, mas matagal pa yun kaysa sa binyahin dito sa Hong Kong. Kasi sabi ko, noon na natatrabaho ako na sa Pilipinas, kasi amang gagaling pa ako ng Antipolo, tapos papasok ako ng Mandaluyong. Sabi ko, minsan kasi ang pasok ko is alas 6, sabi ko ganun sa kanila, is madaling araw pa lang umaalis na ako kasi alam ko pag tungtungin ang alas 6, pag start talaga ng 6 a.m. yan is grabe ang traffic. Most especially dyan sa sa Pasig at saka dyan sa Ortigas, grabe talaga ang traffic dyan pag yung umaga. Kaya ngayon sabi ko ganun sa kanila, alam nyo ba kung gaano lang kalapit, kung ilang oras lang? 2 oras lang, sabi ko gano'n sa kanila. Anytime, sabi ko, na gusto nyo mag-tour, na mag-travel, sabi ko, hindi kayo maiinip, hindi iinit yung pet nyo doon sa aeroplano kasi 2 oras lang at saka malilibang naman kayo. Yun ang sabi ko nga gano'n sa kanila. Sabi ko, kung gusto nyo, kasi sabi ko, kung gusto nyo kung pumunta dito, anytime, sabi ko, basta't may pera kayo, may pamasahe kayo, sabi ko gano'n sa kanila, makakapunta kayo, napaka very close ng Hong Kong sa Pilipinas. Kaya sabi ko nga ganun sa kanila, tawag doon, yung ibang mga yung tumataka sa batas sa atin, pumunta ng Hong Kong. Kasi nga, ang Hong Kong is napaka, malapit siya talaga sa Pilipinas, tsaka open siya, sabi ko ganun sa kanila. Kaya yun, sa mga nagtatanong sa akin, kung gaano ba kalayo ang Pilipinas sa Hong Kong, is malapit lang po, 2 oras lang. Kasi minsan is nagtatagal yan dahil sa delayed flight, minsan kasi, yung flight po kasi is delayed siya ng 1 oras, which is na naranasan ko yun noon na nadelay ako ng 1 oras. Kasi meron pa kasing ibang mga pasahero na wala pa, na inaantay pa ng airline para nga makaalis siya. Kailangan nandoon lahat ng mga pasahero. Kasi syempre nga naman, tawag doon, sayang din naman yung yung pamasahe ganyan. Tsaka mas malaki yung babayaran mo pag kukuha ko ulit ng panibagong ticket. Yung on the spot na bibili ka is mahal yon. Kaya mayroong airline talaga na inaantay nila yung lahat ng mga pasahero. Kaya yung minsan nadidelay ng 1 oras. Pero okay na rin yon, basta't makasakay po ang lahat. Kaya yon, sa mga nagtatanong sa akin, ayan na po, sinagot ko na. Ayan po sa mga nagtatanong sa akin kung gaano ba kalayo, kung ilang oras. 2 oras lang po yung biyahe mula Pilipinas pa Hong Kong. Kaya kung gusto nyo pumunta ng Hong Kong, anytime po, as long as may pera kayo, may pang travel allowance kayo, ganyan. Kasi yung pamasahe naman po kasi dito is hindi siya ganun kamahal, at saka yung mga pagkain, hindi naman siya ganun kamahal. Kaya yun, sa mga gustong pumunta ng Hong Kong, tawag doon, enjoy kayo kung gusto nyo mag-travel kasi marami naman dito, tawag doon, magandang, tawag doon, magandang pasyalan dito sa Hong Kong. Bukod sa Ocean Park, sa Disneyland, saan pa ba? Para alam ko, yan lang yung 2 yan eh. Pero marami, tsaka doon sa nga, doon sa The Peak, yan, sa The Peak, yan. Makikita nyo kasi yung buong Hong Kong doon pag umakyat kayo doon sa The Peak. Kaya yun, maraming maraming salamat po sa pagpanood ng aking videos doon sa nagtanong kung gaano kalayo. 2 oras lang po. Kaya yun, maraming maraming salamat po. Maiksi lang kasi itong video na to kasi hindi naman kailangan na maraming explanation about sa mga visa-visa or ano. Kaya yun, yun, maraming maraming salamat po. Yun, sa mga sa nagtanong sa akin is
Ayun, nasagot ko na. Maraming salamat po sa pagpanood na aking videos. Till next time po ulit. Bye!